to Daddy Ryan's Vlog. So sa video nito, mag-unbox tayo ng water filter. So, water filter, importante ito sa bahay natin para protektado ang ating family sa mga contamination. Kasi hindi natin alam kung yung mga bacteria or contamination na present sa ating water source. Lalo na kung nakatira sa subdivision, tapos deep well ang source, importante na filtered ang tubig sa bahay. So ngayon, teka, mag-order muna ako. Wala pa pala akong filter. Okay, check out. Uy, may nag-doorbell. Nandito na pala. Ang bilis ah. Well guys, so buksan na natin ang box na ito. Ito ay ang 4-stage water filter. So available ito online sa Lazada at meron din sila sa Shopee. So yung link ay ilagay ko na lang sa description box. Tara, buksan na natin. So guys, ito. Ang kailangan lang natin ay cutter. Ganda guys ng pagkakabalot, oh. Ang kapal ng karton na ginamit nila. Safe na safe yung item. Okay guys, oh. Ito guys, ang laman niya. Okay. So dumating sa akin ang order ko mga 3 days. So mabilis naman ang shipping. Within 24 hours na pack na nila yung item. So good job. So guys, ito na ang ating water filter. Wow! Guys, ang ganda! Ang ganda! So, plastic pa siya. Yan, malanggas-gas guys, ang galing! Ang ganda! So, makikita nyo, oh, ang ganda ng build nyo. Yung makapal na plastic. Okay, so, ayan. Ito yung tinatawag na blue housing. At yung size nito ay 20 inch. So yung haba nito ng filter ay 20 inch. Kaya kung bibili tayo ng replacement filter nito, kapag ka madumi na, 20 inch ang hahanapin natin. Kasi meron din 10 inch yan. So itong 20 inch ay recommended sa buong bahay. So kung deep well ang source nyo, maganda kung 4 stage para talagang salang-sala yung ating water. Safe na safe ang family natin sa mga germs, bacteria, disease, o anumang sakit-sakit na meron sa tubig. Okay. And then, ito na yung pang-apat. And guys, para naman hindi masayang. So far, ang ganda. Makinis. So, bagong-bago. Ito yung tinatawag na wrench niya or spanner. So, pampihit para buksan natin yung filter. And then, nandito na guys yung mga accessories. Screws. Yan, nandiyan yung mga screws. Connector. Meron pang, ano ba to? Free teflon. Wow! So, thank you. Ang ganda din ang balot niya. Oh. Safe na safe. Hindi sumabog sa box. So, meron tayo. Ang order natin ay with fittings option. So, ito yung fittings na gamit niya. Great. So, makakapal siya. Okay, magandang klaseng fittings to. Pang high pressure, guys. So, ito naman ay ang mounting bracket. So, bakal siya. Makapal yung metal niya, mabigat. So, hindi gabend kapag ka nagpapalit tayo ng filter. Kasi, pinupwersa natin yun eh. Pag hihigitan. So, matibay, guys. Maganda. Kita niyo naman. Z style. Matibay yan. Ito naman yung instruction niya, no? So, basahin na lang natin ng mabuti. Okay guys, so buksan na natin itong mga filter housing. At para makita natin kung anong meron sa loob. Kasi wala siyang filter dito sa box. So, malamang nandito na sa loob ng housing. So, i-check natin isa-isa. So, ito, buksan natin. So, maluwag naman siya, no? Ihitin lang natin. So, yan. So guys, ito nga, nasa loob ng housing ang mga filter. So itong filter na to, ito yung tinatawag na washable filter. Parang tela lang siya. So ito yung mag-filter ng mga malalaking sediments or mga buhangin, kalawang. So ito yung first stage. Sa from water source, dito unang dadaan yung tubig going sa ating bahay. Pwede natin itong i-wash. So isprayan lang natin ito ng water para matanggal yung mga bumarang
malaking sediments. So yun, washable siya. And then meron siyang kasamang filter guide. So guys, ito importante ito para nakasentro yung ating filter. So okay na itong isa. Tabi na natin. Then sunod, itin lang natin. So ayan, may filter din siya sa loob. Ito naman yung 5 micron. So usually green yung sticker niya, no, for 5 micron. And then mapapansin nyo, yung mga original filter, matigas, firm kapag ka pinisil nyo. Meron kasing mga sobrang murang filter, manipis ito. And then kapag pinisil nyo, halos mapipirat siya. Ito, firm. Ibig sabihin, siksik siya. Mas makaka-filter siya. At mas effective to remove mga bacteria and contaminants. Meron din siyang free ring para center. Kasi ito guys, ay dito naman tatama yung ring ng sa ilalim, sa bottom niya. Meron din siyang ring na yun yung magsiseal. So dalawa yung ring niya. First dun sa middle, which is nakapasok dun sa butas ng filter. And then meron second ring na magse-separate sa clean water at saka sa dirty water. So babaon siya dito sa ibabaw ng ating sediment filter para hindi mag-penetrate, madumi. So dito siya dudumi, sa labas lang. Okay? At then yung loob, yung clean water, filtered water, papasok dyan, lalabas siya dito sa butas niya, papunta dun sa pipeline natin or dun sa next stage. Okay? So ganun ang ano niya. Okay, by the way, yung green sticker, 5 micron, according dun sa manual, ay siya yung second stage. Okay, so basahin nyo na lang mabuti yung manual kasi may mga tips siya dito and discuss din natin later. So, itong pangatlo, ito yung carbon filter. Okay, so heavy siya, made of coconut carbon. So, ito yung mag-absorb ng mga odor, bad odor, at saka yung discoloration ng water, at saka yung mga organic contaminants. So, i-absorb ng filter na ito. And then, ito din yung mag-i-improve ng taste ng water. So, parang magiging manamis-namis yung water nyo pag gamit nyo itong carbon. So, kapag ka, ang water source nyo ay city water na mayroong chlorine, lasang-lasa nyo yung chlorine, di ba? So, ito, i-absorb din niya ang chlorine. So, para mag-improve yung water taste, hindi siya sobrang matapang na chlorine. I-absorb nito. So, yun guys. So, kung gusto nyo na mas mag-improve pa yung water taste, gawin yung dalawa ng carbon. Gawin nyo sa second stage, third stage. Dalawang carbon. So, mas improve ang taste ng water. Last stage. Okay. So, ito yung another sediment. Normally, pink sticker. Ito yung kasi yung mga original filter. Iba-iba yung color ng sticker niya. So, firm din siya. Ito yung last stage natin. 1 micron. Ibig sabihin, yung kaninang sediment, green sticker, 5 micron, ibig sabihin nun, mas malalaki yung butas niya. Which is mag-absorb siya ng mas malalaking sediment at makakalusot yung mas pino. And then, ito yung final stage, which is pinakamaliit na micron natin, 1 micron. More than 1 micron, hindi siya makakalusot. So, pinong-pino ang ating pagkaka-filter at malinis na. Malinaw na rin yung ating water. So, hindi na siya madilaw, hindi na rin siya mabaho. So, kung ganun yung water source nyo. And most of the time, safe na din inumin ang water natin. Pero to be sure, mas maganda, depende kasi sa water source, magpa-test tayo sa laboratory kung safe ba after ng water filter, pa-test sa laboratory kung safe siya inumin. But definitely, malaki na ang ano, wala na siyang mga contaminants after ng 4-stage filter na to. Okay guys, so ito naman yung bundle ng ating mga accessories. I-open natin. Panner. Apat na piraso. Teflon. Screw para sa housing head. Apat na set. 3-port connector para sa
stages natin, 1 to 4 stage. So tatlo siya. And then meron tayong screws and tox. Yan. Ito for mounting sa bracket natin sa pader. So sa wall natin. So kumpleto na siya, meron na siyang screws and tox. So good job. Then 2 4 6 8. So 8 set siya. PVC fittings natin. So kasama sa kanya, according sa site, elbow, 2. So, may isang ball valve. 3/4 para sa inlet, outlet. And then, reducer. So, from 3/4, pwede natin gawing to 1/2. Pero kung gusto niya naman na 3/4 all the way, huwag niyo nang gamitin ito. At pwede tayong bumili ng sarili nating PVC fittings na 3/4 size. Pero dito, ni-reduce niya to 1/2. Okay? So, from inlet, outlet. And then, so meron siyang pipe. Ito yung mga connector pipe. 5 pieces. And then, connect natin yung PVC elbow. Left and right. 5. And then, union patente. So, ito yung union patente. Magandang klase, makapal. Okay. So, ito naman para sa madaling pag-remove nung ating setup. Kung meron tayong babaguhin, so, pwedeng ito lang. No? Kasi kung naka-fix na yung ating mga PVC pipes, ay hindi na natin sila magagalaw. Pero ito, pwede natin itong pihitin. Kahit naka-fix na yung mga connectors natin, pwede yan. Then, mari-remove natin yung setup, yung buong system. Kung makakabili kayo ng additional na to, pwede kayong mag-sariling fittings na kung i-maintain yung filters, pwede magkaroon ng direct pipe. Okay? So, pipihitin lang. And then, may additional para sa ating ball valve. So, kaya, so far, complete naman yung ating setup. Muna natin itong spanner. So, check it closely. Walang damage. So, maganda. Maganda naman yung metals niya. Nakapal. So, mukhang matibay. Kahit puwersahin, hindi siya basta magbe-bend. Okay. So, kompleto tayo. Guys, very good. Well packed. Complete everything. Ngayon ay assembly. So, paano ba natin i-assemble itong 4 stage para sa pag-connect natin at mailagay, maitap natin sa ating water system. First, i-assemble muna natin yung 4 stage and then fittings, and then malalaman na natin kung paano niyo itatap sa sarili niyong setup. Ang tanong dito, madali lang ba itong i-assemble? Kung halimbawa, nag-iisa kayo sa bahay, babae kayo, kaya niyo ba itong i-assemble? So para malaman natin, ay kailangan natin ng tulong ni Eme. Hello guys. Okay guys, so ito na si Eme. Siya yung mag-assemble nito. So binasa niya yung instruction. And then, tingnan natin kung masusundan ba niya, kaya ba niyang i-assemble mag-isa. At syempre, may mga tools tayo na dapat gamitin. Gamit tayo ng screwdriver. Pero kung meron kayong power tool, tulad nito, para mas madali yung pag-screw, pwede kayong gumamit. So, at ito, wrench, para naman dun sa mga fittings natin. Ito, mga PVC fittings. According dun sa photo, sa website, ipakita ko sa inyo ngayon, sa binilihan ko, ay kung ano yung itsura ng connection niya. So, yan na yung photo. And then, makikita nyo, connected sila. Connected yung mga fittings. So, masusundan nyo naman based sa picture. And then, may mga connectors na nito tulad nitong pipe. Kailangan nyo idikit siya using PVC cement. So, mabibili naman natin to sa mga hardware store sa malapit sa atin. So, mura din lang naman yon. And then, papahidan nyo lang yan. And then, ididikit nyo. Then, wait lang kayo ng mga, sabi natin 5 minutes, and then dry na yon, fix na siya. So, make sure lang na alam nyo yung itsura niya bago nyo i-fix yung, ano, yung mga fittings natin. So, yan. Papakita ni Eme yung connection based dun sa photo na nasa website.
merong nakasulat sa mga filter cap na in at out. Importante ito na sundan natin sa pag-connect ng ating mga filter housing. For example, sa first stage, yung in, doon natin i-connect yung water source. At sa out naman niya, i-connect natin ito sa in ng second stage. At ganun din sa third at fourth stage. Lagyan muna natin ng Teflon tape yung mga connectors ng bawat stage. Kapalan natin ang lagay ng Teflon para iwas leak. Ngayon, i-connect na natin ang 3-port adapter sa out ng first stage. At pagkatapos, i-connect naman natin ito sa in ng second stage. So, important ito guys na sundan natin. Outlet of first stage going to inlet of the second stage. And then outlet of the second stage going to inlet of the following stage. So ayan guys, connected na ang cap ng ating mga filter housing. Ngayon, iporma muna natin yung mga bracket natin. So makikita nyo yung side na may butas, ito yung ididikit natin sa pader. Ayan, natakpan na ng bracket ang ating in at out sign. So ngayon, tandaan nyo na lang yung side na may red button, yun yung inlet. Yung left side na may red button, yan yung inlet kung saan papasok yung water source natin. At yung right side naman, yun yung outlet. Dun lalabas ang filtered water. Ngayon, i-fix na natin yung metal bracket sa cap. Guys, may technique dito ng paglagay ng screw. Kailangan, sabi sa manual, ilagay mo yung apat na screw at ihitin sila halfway tig-isa. Hindi pwede nahihigpitan mo yung isa lang, pangalawa, pangatlo. Kasi na-try namin ito. At yung pang-apat, hindi na siya pumasok. Sala na sa butas. Take note guys, yung mga head, wala pang thread yan. Kaya kapag nilagay niyo yung screw, dun pa lang siya magkikreate ng thread. Kaya mahigpit pihitin ang screw. At pag pihit nyo, medyo tatabingin siya. Ang gawin nyo lang, itap ng kaunti yung screw hanggang magpantay, then pihit ulit. At kapag medyo tumabingi, itap nyo lang ulit, then pihit na naman hanggang pantay yung paglubog niya. After ma-attach yung bracket sa first stage, nangalay na yung kamay ni Amy. Kaya sa second stage, gumamit na siya ng power tool. Nakita nyo naman, ginawa niya, minanual niya, pihitin yung mga screw halfway. At gamit ang drill, konti-konti lang ang pihit ng bawat isang screw. Paikot yon hanggang humigpit sila ng pantay-pantay. Using the same technique, gagawin din natin dito sa third stage hanggang fourth stage para ma-fix ang mga bracket ng cap. So ayan guys, na-attach na natin ang metal bracket sa cap. Ang sunod natin gagawin, i-assemble ang mga PVC fittings. Ilatag muna natin yung PVC fittings exactly kung ano yung nakalagay sa picture from website. Lagyan muna natin ng Teflon yung 3-port male adapter para sa inlet ng ating first stage. Kapalan natin ang Teflon para iwas leak. Kailangan nating isagad yung mga PVC tube sa ating mga fittings. Pero gagawin lang natin ito kapag mayroon ng PVC cement. Kapag i-install na natin sa actual environment. So demonstration purpose lang, kaya natin
pinapakita na kailangan sagad yung mga PVC tube and fittings. Ang final orientation ng ating PVC pipe, inlet and outlet, ay depende sa installation area nyo. Kung nakataas ba siya, nakababa, or pa-front. Ngayon, ikakabit na natin yung mga blue housing sa cap. Pero kailangan nakamount na yung bracket sa wall natin bago natin gawin itong pagkabit ng mga housing. Ito for demonstration purpose only. Ang bawat filters ay may plastic seal. So, i-remove natin yung balot niya na plastic bago natin i-fix yung housing sa cap. At ganyan naman yung paggamit ng spanner niya. Ginagamit yan para higpitan yung housing dun sa cap. Pero hindi naman siya dapat sobrang higpit. Yung saktong iwas leak lang. Okay guys, so ito na, assembled na ang ating water filter, 4-stage water filter. So, andali lang, di ba? Kaya nga ng babae, so kaya ang ID natin to guys. Ang final na gagawin na lang natin, mag-drill sa pader kung saan natin i-install to or i-mount. And then, kapag nakascrew na, fix na natin yon, then okay na siya. Ito, i-remove muna natin yung blue housing para magaan siya habang minamount natin. And then, ito na yung final itsura niya. So, dito yung inlet. Dito yung outlet. So, from water source, pasok dito, first stage, second stage, third stage, fourth stage, or final stage, and then output going to our faucet o sa loob ng bahay natin. So, yan guys. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Please like and share sa ating video. And special thanks sa KM for helping us assembling our faucet. So, sana mag-subscribe na rin kayo sa channel. Thank you guys for watching. Bye-bye!